good to reason. Hello mga boss, magandang araw. Sa videong to, i-share ko lang sa inyo yung nakita ko na actual egg hatching. So bali po, yung pinapakita ko dito yung native chicken at saka yung Rhode Island Red na itlog. Yung brown po na egg, yun yung itlog ng Rhode Island Red or RIR. At saka yung puti naman na medyo maliit, yun yung native chicken na itlog. So ito po yung actual na nangyayari. Binibideo ko po kasi na-amaze ako sa actual na pagkabuhay. Yes po. And alam naman natin na yung itlog ay 21 days po yun na pipisa. Pero there are times po na earlier, 2 days earlier po na pipisa. And minsan din po, meron ding 2 days late na napipisa yung mga itlog. Kaya importante po na alam natin kung merong laman yung itlog, may sisiw ba sa ilalim, kaya ginagawa natin yung egg handling. Pinapakita ko po sa inyo sa ibang video po, pakicheck na lang sa channel ko yung proseso ng egg handling. So bali po, after ilang weeks, sa 21 days, nakikita na po natin yung napipisang itlog. So, importante din po na syempre alam natin yung pag-aalaga ng bagong pisa na sisiw. So, sa pag-aalaga ng manok, kailangan po na pagkatapos mapisa yung itlog, kumbaga 1 day old hanggang ilang weeks, kailangan po natin silang bigyan ng vaccine. Yan na po, nakikita na natin yung paglabas ng sisiw. Yan po, break muna. So, yan po, nakikita nyo po. So, yan. Parang sinasabi niya na, wow, sarap na buhay. Nakikita nyo po yung isang sisew, kinukulit yung bagong pisa. Siguro sinasabi niya, huy, lumabas ka na dyan at maglaro na tayo. Yan, kinukulit nga eh. Gusto niyang i-challenge yung bagong pisa. So, bali po, sa pag-aalaga, sa sinabi ko kanina, yung vaccine, yung pagkain, vitamins, tsaka yung gamot kung nagkakasipon yung mga sisiw, importante po na alam natin. Kasi sayang din po yung effort natin, especially po pag nag-incubator po tayo. So sayang din po pag hindi natin naalagaan yung mga sisiw. So sayang yung effort, sayang yung kuryente, tsaka sayang yung pera. Kaya dapat alam natin yung pasikot-sikot ng pag-aalaga ng manok. Ayan na po, lumabas na siya. At ready na po siya na mag-explore sa labas ng itlog. Diba po? Ang cute, diba? So, yan po yung native chicken natin. So, yung breed po niya, darag. Siguro po sa ibang video natin, ipapakita ko po sa inyo yung ibang breeds ng native chicken. Para naman alam natin kung ano yung breed na inalagaan nyo. Kasi minsan, sinasabi na native chicken, pero di natin alam yung breed. Okay, so ito naman din po yung Rhode Island Red na breed natin. Hindi po siya native. Usually, tinatawag siyang heritage chicken kasi yung manok na to, isa to sa mga best layers. Brown egg po siya, and siguro sa next day ng mga videos, ipapakita ko po sa inyo or ikukwento ko po sa inyo yung karakteristik ng Rhode Island Red at saka yung ibang breed ng manok. Yes po. So, kasama po sila sa White Leghorn na magaling po mangitlog. Kaya po, nakaka-amaze na makawitness po tayo ng actual na pagkapisa ng isang Rhode Island Red. Yan, diba?
ganda po, di ba? Ang saya. So, habang hinihintay natin yung pagkapisa, gusto ko lang po sanang i-mention yung mga supporters at saka bagong mga subscribers ng channel ko. Sobrang salamat po. Sila ni Upix Rosetti, Loaded Air Express, P-Dot Vlogs, Dan Farmer of Paranaque, Moto Reed, Gimar Sumabat, Joel Fuentes, Wesley Buol, Chris Teyas, Anthony Borromeo, Raman Loft TV, Milia Florihares, Ernie Abiva, Makisig na Malakas, Joel Trazo, Ray Alfaro, Christopher Velasco, Jovelin Ligan, Lance Dairit, Chris Pringase, Moralist Our Life Vlog Here, Bill Glorioso, Nick Journey, Ramil Lansang, Kim Zero, Mark Angelo Gases, Nelson Bundad, Ivan Ilacion, Kinia 74, and Dan Diane Villaruel. So ayan na po yung bagong season natin na Rhode Island Red. Ang ganda po, ang cute. So klaro din po sa color niya sa sisew pa lang na Rhode Island Red talaga siya, kahit na parang yellow. Ayan yung mga boss. Pagkatapos sila mapisa, dito na diretso sa kulungan. Ayan, diba? Ang cute. Ayan po. Mix na yan po ng Rhode Island Red na breed at saka yung native chicken po na Darug breed. Yung black naman po, yun yung mga breed ng Basilan. Pero karamihan po, yung Darug at saka yung Rhode Island Red. Yung mga lalaki, yun yung sa Rhode Island Red po. So since wala pong inahe na maglilimlim sa kanila, mapainitan sila, kailangan po nating lagyan ng light. Yan ang bulb po. Bumbilya po na nag-iimit ng init. Hindi po pwede yung light na hindi iinit kasi kailangan nila yan. Yan po mga boss, meron po akong ano dito. 22 na cute na mga sisew. Minsan po nakakatambay lang ako dito, nakakawalan ng pagod. Nakatingin sa kanila. Busy po sila. Po pala mga boss, yung pinapakain ko sa kanila. Day old hanggang ano lang, 2 weeks. Kasi wala akong makitang ibang ipakain dito. Ito daw ito eh. Gustong gusto din naman nila. Sarap na sarap sila sa pagkain. Mga boss, yung sisiw ng Rhode Island Red, malalaki po sila. Ito din mga boss, yung sisiw ng Basilan. Yes po,
Sa sunod po na video, papakita ko po sa inyo yung iba-ibang klase ng native breed. Kasi baka di nyo po alam kung anong breed yung inalagaan nyo. At least alam nyo po. Yan po sila. So siguro po mga boss, papakita ko rin sa inyo yung vitamins na pinapainom ko sa kanila. Mula nang napisa yung itlog. So hanggang paglipat dito, yung vitamins po na binibigay ko sa kanila. Kasi kailangan talaga yun. Sayang din po pag walang vitamins, madaling magsakit. So yan po yung mga sisiw natin dito. First batch. Pero yung iba po, hindi kasi nakasabay mapisa. Merong 1 week na naunang napisa. Yung medyo malalaki. Nilagay ko lang dito sa same na lalagyan. Malaki din naman yung kulungan dito. And dun po sila, oh.